96.7 Energy FM. Bangga, wag mo sabihin ng radyo, sabihin mo Energy! Hoy, sa magandang morning sa lahat po ng mga pangga natin na nagre-relax na sa mga oras na ito. Hoy, relax na aga-aga pa mare, 9:07 pa lang. Kasi alam mo yun, galing sila sa biyahe, o di kaya naman tapos na sila maglinis ng bahay, so relax na. Oo, chill na lang sila dyan habang umiinom or humihigop ng mainit na kape. Truly, ayan, eto, habang nagpapahinga kayo dyan at habang humihigop kayo ng kung ano mang gusto nyong higupin dyan. Hoy, sa bahay nyo. Gusto ko yung humihigop. Higupin! halika na, kasi kikwentuhan natin sila, Mari, ngayong araw na ito. Dahil ito na po ang lihim ng liham. Correct! Para naman sa mga pangga natin dyan na gusto rin magbahagi ng kanilang story, padala mo yan sa ating Facebook page na Energy FM 106.7. That is so true. Dikia naman, hanapin niyo po yung aming page ni Mayora Iska, and Lindsay 1067. Pangga! 908 na! At ito ang Lihim ng Liham! Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim ng liham. Magandang araw po sa inyong dalawa. Ako nga po pala si Vicky, 28 years old, at laging nakatutok sa inyo tuwing umaga. Meron po akong narinig na story about destiny. Not sure kung kailan yon, pero sure ako na dito yon sa lihim ng liham. I just want to share my own destiny story. Naniniwala ba kayo sa kasabihang kung kayo, kayo talaga? For me, oo. So eto na nga. Noong dalaga po ako, siguro mga 16 years old ako, meron akong naging boyfriend. Puppy love, kumbaga. Simpleng relasyon, madalas magkasama, mga ganun lang. Hanggang sa umalis ako sa lugar namin at nawalan kami ng communication. Ilang taon ang lumipas, nagkaasawa ako. Nagkaanak ng dalawa. Noong una, masaya naman. Hanggang sa naging malabo at nauwi sa hiwalayan. Naging single mom po ako. Nagtrabaho ako ng mag-isa para sa mga anak ko. Then biglang one time, may nag-chat sa akin na isang lalaki. Una, syempre hindi ko siya pinapansin kasi nakafocus nga po ako sa trabaho. Pero paulit-ulit siya na nag-chat. Hanggang sa naisipan ko na mag-reply. Kwentuhan, hanggang sa na-stalk ko na siya. At sinabi niya nga na siya ang ex ko dati nung mga bata pa kami. Akalain mo yun, naging close ulit kami. Hanggang sa officially, naging kami na nga. LDR po kami pero nagsama na rin kami. Ngayon, may sarili na rin kaming baby. Alam ko may plan sa amin si Lord kasi pinagtagpo niya ulit kami.
Thank you, Lord, ha? Kasi nakatagpo ako ng relasyon na kampante ako at hindi nakakatakot na baka lokohin ako or what. Alam ko naman po na walang kasiguraduhan. Pero hanggat kaya namin, hindi namin sisirain ang second chance na binigay sa amin ng may kapal. And soon, sana po mauwi na rin sa wedding ang pagsasama namin. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Sana po maniwala ang lahat na meron talagang nakatakdang tao na para sa atin. Muli, ako po si Vicky. At ito ang lihim ng aking liham. Naniniwala rin ako sa destiny. Ako din. Naniniwala rin ako na if it's meant to be, it will be. Uy, kinikilig ako. Diba? Kasi tayo talaga mga tao, kapag the more na pinipilit natin, alam natin hindi para sa atin yun kasi pinipilit natin. Pag pinaproject natin. Diba? Ang mga bagay kasi na destined para sa atin, kusayang dumarating. Totoo. Kusayang bumabalik. Katulad na lang sa letter sender nating si Vicky. Diba? Diba, Mari? Hindi mo rin may-imagine eh. May-imagine. Wala sa arok niya. Na yung ex niya nung high school siya na parang puppy love lang. 16 years diba, old crush, eh. Crush lang. Yung pala yung makakatuluyan niya at totoo sa kanya. Totoo. Diba, alam niyo mga pangga, kailangan lang talaga mag-antay tayo ng tamang timing. Totoo. Kailangan lang talaga maniwala tayo na hindi may nakalaan ang universe, ang langit para sa akin. Oo. Diba, mahirap kasi yung sa sobrang kagustuhan ng magka-jowa, sugod ka lang na sugod. Jowa ka lang ng jowa. Uh-oh. Tapos magkakaroon ka ng failed relationship. Although, okay lang naman yun kasi nagkakaroon ka ng experience, yes. Natututo ka sa mga lessons. Mm. Pero naniniwala ako na may taong nakatakda talaga para sa'yo. Totoo. Alam mo, based on experience, hindi pa naman ako ganun katanda, no? Pero alam mo, dyan ako magpapakatotoo eh. At saka talagang pwede kong sabihin talaga na may destiny talaga. Oo, ikaw ang living proof nun, Mari. Ikwento mo nga sa kanila, ikwento mo. Alam nyo yan, Diyos ko. Diba? Ang dami kong pinraject. Hoy! Hindi naman madami. Pero may mga pinraject ako sa buhay ko. Naging kami naman, pero hindi naman nagtagal. Kasi nga hindi destined. Kasi hindi talaga siya talaga yung para sa akin. Tapos kung kailan na tamad na ako mamraject. Pagod ka na. Pagod na ako, diba? Tapos alam mo yun, ilang beses na ako nasaktan. Here comes the one na parang knight in shining armor na parang diba? Hindi ko siya pinraject, diba? Nangulit lang siya, tapos yun. Tapos ngayon engaged na ako. So, alam mo yun, hindi pa naman din kami kasal, pero at least, alam mo yun, alam mo na meron din tayong relasyon na, yun nga tulad ng sinabi ni Vicky Mare na hindi mo kailangan matakot. Correct. Ganyan, yung tipong kapag hindi kayo magkasama, kakabaka-baka kasi baka mamaya magbabae siya. Uh-oh. Wala nang ganong feeling. Diba, may peace of mind ka na. May peace of mind at saka kalmado yung kalooban. Oo, may security kang nararamdaman. Totoo. At dapat talaga sa mga relasyon ngayon, yun yung nararamdaman nyo. Diba? Hindi yung marami kayong agam-agam sa isipan nyo na hala, baka na mababae siya. Uh-oh. Hala, baka pagpalit pa niya ako. Hala, baka hindi ako yung makatuluyan niya. Totoo. Ang totoong taong nakadestined para sa'yo, yun yung taong kampante ka kahit na saan kayo magpunta. Totoo. Kahit na hindi kayo magkita, kahit na hindi mo siya kasama. Totoo yan. Diba, kahit hindi mo siya, alam mo yun, kahit hindi mo siya i-project, kahit hindi mo siya bantayan. Kahit hindi mo siya talian, andyan siya para sa'yo. Kasi alam mo, naniniwala ako ha, may mga pagkakataon na siguro sasabihin natin, hindi Lindsay, gusto ko lang naman malaman mayoris ka kung meron pa ba siyang ibang mini-message or talaga bang, hindi kasi ako nag-check ng phone eh, baka mamaya may iba siyang kalandian or what. Pero alam mo, I believe na ang karma kasi sobrang automatic niyan. Totoo yan. At baka destined din, Mari, na lokohin siya. Alam mo, kahit hindi mo i-check, kahit hindi mo malaman ang katotohanan sa ginagawa ng partner mo, babalik yun sa kanya. Totoo. Alam mo yun, sobrang hindi mo kailangan bantayan ang bantayan yan kasi malalaman mo talaga kung naglolo ko siya o hindi. Minsan ipapakita sa'yo ng universe. Oo, yun nga yung destiny din, Mari. Destiny rin na malaman mo na eto ang ginagawa niya sa'yo. Kahit hindi ka magtanong, ipapakita sa'yo ng universe kung anong ginagawa minsan niya. Minsan hindi na pinapakita, Mari, sinasampal pa sa atin. Diba? Talagang mararamdaman mo yan, friend. Kaya, yun, sa mga tao po na, alam mo yun, naghihintay pa rin ang kanilang destiny hanggang sa mga oras na ito. Sige lang, hintay-hintay lang. At habang naghihintay kayo, kasi syempre, ang boring naman ang paghihintay. Correct! Pwede naman. Gusto ko yung mga ganyan. Pwede ka naman
ano, 'di ba? Kumembot kembot at diba? Left and the right. Para sa mga fast food lang 'yan na dapat willing to wait. 'Di ba? Kasi alam mo nakakaburyong din naman talaga yung wala kang ka-I love youhan. Yung tipong walang nag-good morning sa'yo. Diba? Walang tatanong kung kumain ka na ba? Kumain at walang nagagalit kapag hindi ka pa kumakain. Diba? Okay lang yan. Kasi habang hinihintay mo or habang papunta ka dun sa destination mo, pwede ka naman mag-stopover. Totoo naman. Diba? Pwede ka naman mag-stopover. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi na dadating sa'yo yung totoo tao yan. Na para sa'yo. Kasi nga, Mare, may destination kang pupuntahan. Kumbaga, pwede kang kumuha ng mga experiences within your journey. Mm-hmm. Diba? Kung kahit ilan pang stopover yan, kahit ilang hotdog pumakain mo sa stopover, okay lang yan. Diba? So, okay lang yan. Kasi alam mo, dadating yung time, kahit hindi mo pilitin, dadating at dadating sa'yo yung tao na totoo. Para sa'yo talaga. Oo. Ang wish ko lang para sa'yo, Vicky, no, sa mga anak nyo, wag sana sila mahulog sa imbornal. Hindi naman diba? Yan. Aling Vicky, yung anak mo, nahulog sa imbornal. Diba? Nakakaloka. Napaka-epic niya na. Diba? Si alam mo, Vicky, sobrang saya ko ng puso ko para sa'yo. Kasi bibihira yung magandong kwento, Mare, sa atin. Oo. Parang palagi broken hearted. Laging iyakan palagi problemado. Although si Vicky nung umpisa, medyo broken siya kasi naghiwalay sila nung una niyang asawa. True. Pero eto na nga, dumating sa kanya ang knight in shining armor niya. Diba? Sa mga hindi pa po dinadatna ng knight in shining armor, okay lang yan. Parang iba yung dinig ko, Mare. Para sa mga babae, hindi pa dinadatna. Ewan ko lang kung kakabahan na ba kayo o matutuwa kayo. Hindi pa dumadating yung knight in shining armor po ninyo. Okay lang yung maghintay lang kayo. Oh, at least, andyan yung point. Oh, yung diba? Points. Okay lang yan. Kasi alam mo yun, siguro kaya hindi pa siya dumadating kasi you're meant to experience, you know, heartaches and excitement from different people. Baka kasi kinokulate pa, niluluto pa ni Lord yung para sa'yo. Totoo yan. Diba hinuhulma niya to be a better person eh para kapag ibinigay niya na sa'yo yung taong destined para sa'yo, eh okay na, wala ka ng problema. Kumbaga, finely tuned ka na. Correct! Perfecto ka na. Well, wala naman perfectong tao pero kahit pa paano, swak na kayo sa isa. Diba? Yung ano, yung tamang-tamang tao para sa'yo, hindi overcooked, hindi undercooked. Medium rare. Medium rare. Nakakaloka. Kasi, diba, mas masarap ngang makakilala ng the one mo, Mare, or ng destiny mo kapag ikaw din sa sarili mo, alam mo kung sino ka at kilalang kilala mo na yung sarili Mare, totoo alam yan. Alam mo yung mga pangangailangan mo, alam mo yung mga bagay na hindi mo gusto. Alam mo, kabisado mo na yung pagkatao mo. Para hindi ikaw. Ano? Kasi ikaw, Mare, kung wari hindi ba kabisado yung sarili mo, pati ikaw, pinag-aaralan mo pa yung sarili mo during your relationship, magkakaroon talaga ng confusion. Magkakaroon ng lituhan. Magkakaroon ng problema. Totoo. Kaya ngayon, habang wala pa sa'yo yung destined para sa'yo pangga, syempre, dapat medyo ayus-ayusin mo na yung sarili mo. Dapat medyo natututo ka na sa mga past experiences mo. Totoo. Para kapag dumating yung taong para sa'yo, yun na, di ba? Jugjugan. Para expert ka na. Totoo naman yan. Mukha lang po kami nagjujoke, pero hindi totoo naman talaga yan. Totoo yan. Naniniwala ko dyan. Minsan kaya dumadaan yung mga tao, Mare, sa buhay natin, naniniwala ako, is because kailangan nga natin talaga ng experiences. Totoo yan. Para kapag dumating na yung the one, alam mo na kung paano siya i-handle. Oo. Kahit na ilang failed relationship yung mapagdaanan natin pangga, it's both a blessing and a lesson for us. Totoo. A lesson na dapat nating i-apply sa mga sarili natin, hindi lesson na stock knowledge lang, ha? Diba? Mas okay nga yun eh. Di ba yung marami kang lessons, di ba marami kang experiences, di ba pwede mong i-share yan sa mga ibang tao na nangangailangan din at syempre, to yourself din, to your advantage. Pero lagi natin tatandaan mga Maret, mga pare ha, ang buhay natin, hindi yan parang exam na ibibigay mo na yung lesson bago yung test. Mm-hmm. Ang buhay talaga natin, binibigay muna ang test bago yung lesson. Oo. Kaya mapagdadaanan mo muna yung lungkot, mapagdadaanan mo na lahat ng saya, mapagdadaanan mo na lahat ng problema bago yung lesson na yun. At yung lesson na yun, yung pinakamahalaga, yun yung gold na dapat na kinukuha natin. And I'm telling you, it feels so good to be with someone na hindi mo kailangan bantayan 24/7. Na hindi mo kailangan, ano yun, litanyahan ng litanyahan just diba? To be okay with you and just to be swak with your relationship. Hindi mo kakabitan ng GPS yung sasakyan, gano'n. Hindi mo ipagtatanong sa kaibigan, nasan si ganito, nasan si ganyan. Alam mo, Mare, maidugtong ko lang dyan ha, yan ang pinakaayoko sa isang relasyon. Yung tatanungin yung mga kaibigan kung kasama mo ba talaga si ganito, si ganyan. Kasi parang walang tiwala sa'yo, pati sa kaibigan mo, walang tiwala. Tsaka nakakaano ka, nakaka-tawag dito, nakaka-bother ka ng... Totoo.
nakakaistorbo ka. At ang mahirap doon, Mari, pinag-uusapan na yung relasyon nyo kasi palagi mo siyang hinahanap. Oo. Ibig sabihin, may problema kayong dalawa. So true. Kaya huwag kayo naghahanap ng jowa ninyo sa mga kaibigan. Oo, correct. Kasi alam mo, kung kaibigan niya ng jowa ninyo, hindi rin naman ituturo sa'yo kung nasaan siya. Kasi siya muna yung kaibigan bago ikaw. Diba? Magkapit-pitan muna sila ng ano dyan, hindi pa rin nila sasabihin kung asan yan. O, diba? Kaya dapat talaga yung relationship na destined para sa'yo, eh, may makakaramdam ka ng security and peace. Ganyan. And financial stability. Uy, kasama din yan ha. May mga tao na at first kasi, may mga relasyon na at first, mahirap silang dalawa, kumbaga struggling sa finances silang pareho. Pero alam mo yun, kapag nandun na kayo pareho sa tamang tao, magtutulungan kayo eh. Totoo, para umangat eh. Kasi nga mahal yung isa't isa at ayaw nyong mahirapan yung isa't isa. Kaya gagawa kayo ng paraan para maging maayos yung buhay nyo parehas. Para hindi naman forever kayo nasa slums, di ba? Gusto ko slums, di ba? Kailangan natin makita yung silver lining. Diba? Kailangan kahit pa paano mag-upgrade kayo sa buhay. Totoo. Eh. Di ba? Yun yung masarap, di ba? Yung tipong pareho kayong umaangat. Oo. Pareho nyong mahal yung isa't isa. Tapos hindi lang basta mahal, di ba? Sabi nga nila, sometimes love just ain't enough. Pero pareho kayong umaangat sa buhay. Nagiging, alam mo yun, mas mabuting tao kayo, mas upgraded na tao kayo, di ba? On the best version of yourself. Totoo yan, Mari. Di ba? Dapat kapag pumasok kayo sa isang relasyon na destined man or hindi destined para sa'yo, dapat ibigay mo yung best mo. Di mo malalaman kasi kung siya na yung destiny. Totoo yan, Mari. Hindi mo malalaman pero mararamdaman. Di mo talaga malalaman. Kung ako sa'yo, mag-chill ka lang kasi dadating siya. Chill lang ako, Mari. Hoy, sa ikaw naman, ano ka, may effort ka. So, mag-chill lang ako dito, wala nangyayari. Ay, nako. Yun na yun, mga Mars. Vicky, we hope you continue with your relationship in the best possible way. At congratulations sa'yo. Sana all. Diba? Okay na yan. 9:23 na po ng umaga, Vicky. Maraming salamat. At syempre naman, maraming salamat din sa mga pagkakaroon ito nakatutok ngayon at mga nagpapadala pa ng lihim ng liham. Keep it coming, guys. Yes, at syempre na yan. Ako pa rin po ang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At kasama at kapiling nyo rin ang nag-iisang Mayora nyo sa Radyo Mayora Iska. At tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo... Energy! Matagal, tagal din...